Isama po natin sa pagdiriwang ng banal na misa ang pasasalamat ni na Edwin, Annalyn, Lois Emmanuel Rivera, Jaime Catherine and David Andrew Pulumbarit, Marco Ronel Eusebio, Jeff De Leon and Catherine Martinez, Isa Pharmacy Tracking Services, Valenzuela Family, Dr. Cesar and Maria Edesa, Alan Castre Bautista, Janice Pascual and Family, Mini Reyes and Family, Penny Mendoza and Family, Luis Edith Caparas and Family, Neri Avelia and Family, Limwell John Avelia and Family, Liana Joy Avelia and Diosdado Avelia. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Bea Alencastre Bautista. Para sa mga kapatid nating mga yumao na sina Renato, Gregorio, Dominis, Arvin, Jonah, Elaine, Jose, Edgardo, Pedro, Mario, Angel, Salud, Maricon, Josefina, Maximino at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. 11 ng Hulyo, 15 linggo sa karaniwang panahon, humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan at talikdan ang kanilang mga kasalanan.
Isama din po natin ang pasasalamat ni Mrs. Marlene Faulo and family. Mga kapatid, muli na naman tayong magsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po ang lahat at masiglang makiisa sa ating pagdiriwang. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, ang sinusugo ng Diyos ay hinahabaginan ding huwag magdala ng anuman, maliban sa mabuting balita at ang kapayapaang dulot nito. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin talikdan ang ating mga nagawang pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko, makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Oh,
ayoko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang na nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y dinanggap upang ito ay talagang mapangatawa ng ganap sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Amos na ang kanyang ginagawa ay hindi hanap buhay, kundi bilang pagtugon sa pagsusugo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasiyas ang saserdote sa Bethel. Si Amos, bulaan kang propeta. Magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Bethel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta. Hindi ko ito hanap buhay. Ako ay pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inalis ako ng Panginoon sa mga gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa, tayo pong lahat. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-ibigay, magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiran ay magsasamang ganap. Sa balat ng lupa ay pawang magahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari, pawang katarungan. Magiging payapa at susunod ang madla pag-ibig sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo na hinirang tayo ng Diyos bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal sa kanyang harapan. Kaya ang ating pananampalataya ay tugon lamang sa kanyang pagtatalaga sa atin. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso.
Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin niyang pakikipag-isang ito, hinirang na niya na tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay kanyang itinilaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami ay naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami ay hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umaasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Kayo man ay naging bayan ng Diyos nang kayo ay manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamta natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, nangaral, nagpagaling ng may sakit, at nagpalayas ng demonyo, ang mga alagad na isinugo ni Jesus ng dala-dalawa. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan. Ay huwag kayong magdala, ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanan ng inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa.
bilang babala sa mga taga-roon. Kaya tumayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming pinapakinggan. Iisipin natin, parang bakit ganun? Parang hindi pinag-isipan ng Panginoon. Una. Pangalawa, parang napakahigpit ng tagubilin ng Panginoon sa kaniyang mga alagad. Una, parang hindi pinag-isipan kasi siguro yung iba magtatanong, eh Father, di ba mas maganda kung isa-isa silang isinugo? Kasi kapag isa-isa, mas marami ang lugar na mapupuntahan nila at mapagpapahayagan nila ng mabuting balita. Ang tanong ko sa inyo, nakapag-travel na ba kayo sa isang lugar na wala kayong kakilala at hindi nyo alam ang lengguwahe ng pinuntahan ninyo? Mag-isa lang po kayo. Wala kayong kasama at wala po kayong kakilala sa lugar na iyon. Hindi po ba napakahirap po na pumunta sa isang lugar na wala kang kakilala kahit isa? At hindi mo alam yung language na ginagamit doon sa lugar na iyon. Kaya po mahirap kung isa-isa, oo, marami nga ang mapagsasabihan, no? Mapagpapahayagan ng mabuting balita. Ngunit, aminin man natin o hindi, wala naman talagang perpektong tao. At kahit ang mga apostol ay may mga kahinaan, may mga limitasyon, may mga hindi kayang gawin. Kaya, naisip ng Panginoon na isugo ang kanyang mga alagad ng dala-dalawa upang pag dumating yung panahon na mapanghinaan ng loob ang isa, nandun yung isa para palakasin ng loob. Kung ano man ang pagkukulang, kung ano man ang kahinaan, kung ano man ang hindi kayang gawin ng isa, ay pupunan pa ng isa. Magtutulungan upang maging epektibo ang kanilang pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat. Kasi hindi naman ibig sabihin na marami nga, no, na pagpahayagan nga, no? Ngunit ang tanong, tumimbo ba? Effective ba? No? Yung pagpapangaral nila ng mabuting balita sa lahat. Kaya, mga kapatid, mas maganda kung dala-dalawa. Magtutulungan, magpupunuan ng kakulangan sa isa't isa. At alam ko, gayon din, ang nararanasan ng ating mga kapatid na nagsakripisyo na pumunta sa ibang bansa upang magtrabaho at maibigay ang ating mga pangangailangan sa araw-araw. Ngunit yung iba nagagalit pa, e iniwan niyo po ako eh. Hindi natin alam kung ano yung sakripisyo at pinagdadaanan ng mga minamahal natin sa buhay na nag-ibang bansa upang may maibigay lang para sa ating pangangailangan. Yung iba, hindi binibigyan ng sapat na sahod. Yung iba, minamaltrato. At yung ibang kababayan pa natin ay napatay, dahil sa kung ano pamang dahilan. Kaya mga kapatid, hindi biro na pumunta ka sa ibang bansa, ibang-iba ang kultura, iba ang mga tao, ugali, lengguwahe, at wala ka pang kakilala doon. Kaya, paalala lamang sa mga kamag-anak, kapamilya na, no, na mayroon po dito na kapamilya o kamag-anak na nasa ibang bansa. Sana naman, kamustahin man lang natin, araw-araw tayong tumawag, kasi hindi biro yung kanilang kalalagayan. Pangalawa, parang harsh, no, ng Panginoon sa kanyang mga alagad.
isinugo na nga, naglingkod na nga, tapos hindi pagpagdadalahin ng kung ano paman. Walang pagkain. Paano kung magutom yung mga alagad? Walang balutan. Walang bag na dadalhin. So, walang gamit na kung ano. Walang salapi. Walang pera. No? At walang bihisan. Kung ano yung suot mo ngayon, yun lang. Huwag ka na magdala ng ibang susuotin. Eh, Father, di ba, hindi kaya sila babaho? Parang napaka-harsh, napaka-higpit ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kung titignan talaga natin, ganoon nga. Pero, sa isang banda, di ba ang Diyos ang tumawag? Di ba ang Diyos ang nagsugo? Ibig sabihin, siya ang bahala. Kasi, kapag iniisip natin yung security natin, yung kapakanan natin, nagdududa tayo at hindi natin naiisip yung salitang God's providence. Pakiulit nga po. Ano po ba yon? God will provide. Ang Diyos ang magbibigay ng pagpapalang kinakailangan natin. Oo, walang pagkain. Ang Diyos ang bahala. Oo, walang salapi. Ang Diyos ang bahala. Oo, walang damit, pamalit. Ang Diyos ang bahala. Ang nakalulungkot sa panahon ngayon, ang iniisip natin, yung sarili natin, yung kapakanan natin, yung security natin. Kaya, kapag may pera ka, no? Kunwari, ang laman ng bulsa mo lang, no? O wallet mo, 25 piso. Kunwari, gipit ka na talaga, no? Ang pera lang ng bulsa mo o ng pitaka mo ay 25 piso. May lumapit sa iyong pulubi, namamalimos. Ano ang gagawin mo? Ano po ang gagawin ninyo? Eh, Father, 10 piso na nga lang pera ko, ibibigay ko pa ba? O kaya yung iba na mabait, eh, hahatiin ko po, Father, ibibigay ko po yung 5 piso sa akin, yung 5 piso. Para meron pa rin ako. No? Kawawa naman po ako pag nawalan ako at naubusan. Yun ang tendency natin. Takot tayong mawalan. Takot tayong maubusan. Pero, sa kakaisip natin ng kapakanan natin, nagdadamot na pala tayo para sa iba. Kakaisip natin ng ating sarili, ang kuri-kuripot natin at hindi tayo magbahagi kung ano man ang meron tayo. Kasi ang iniisip natin, sarili natin. At ang nakalulungkot pa sa panahon ngayon, nagpapakapagod tayo para sa trabaho, para sa future, para makapag-ipon, para makapagpundar. Kaya nawawalan ng oras para magsimba. Eh, Father, ang busy-busy po sa trabaho eh. Yung linggo na lang po yung pahinga ko. Kaya hindi po ako nakapagsisimba. Eh, Father, stress na stress ako. Pagod na pagod ako. Pag uwi ko sa bahay, matutulog na lang po ako. So, hindi na nakapagdasal. Dahil sa pag-iisip natin kung ano yung future natin, yung ipon natin para makapagpundar, nawawalan tayo ng oras para magdasal, para magsimba. Mga kapatid, huwag tayong matakot na maubusan. Huwag tayong matakot na mawalan. Matuto tayong magbahagi. Matuto tayong magbigay. Kasi bakit? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kapag ikaw ay matuto lamang na magbahagi, ang Diyos ang bahala. Kung susunod lang tayo sa kalooban ng Diyos, kung gagawin lang natin kung ano ang tama at mabuti, kung marunong lang tayong magbigay, tandaan natin, kailanman
hindi naging madamot ang Diyos. Kailanman, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. At kahit kailan, ang Diyos ang bahala sa mga taong nagsusumikap na gumawa ng kanyang kalooban at magbahagi ng ating mga mayroon tayo. Kaya sana mga kapatid, sana huwag tayong maging madamot. Matuto tayong magbahagi, matuto tayong magbigay, dahil kahit kailan, ang Diyos ang bahala sa atin. Amen. Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa mga buhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo para sa biyaya na ating magampanan ang ating misyon bilang Katolikong Pilipino. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang naglalakbay na simbahang Pilipino sa pagdiriwang na 150 taon na pagiging Kristiyano, nawa ay lalong makahikayat ng mga tao sa pagbabagong buhay para kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga pari at misyonero na nagpupunyagi na ipahayag ang Ebanghelyo, nawa ay makapag-alay ng mayamang ani para kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga magulang, nawa ay patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga taong nabibigatan sa buhay, dala ng pandemya, nawa ay makatagpo ng kagaanan sa pagmamalasakit ng kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga yumao, nawa ay magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso, idalangin natin sa ating Panginoon ang mga natatangi nating kahilingan. Amang maawain, nagtitiwala kami sa iyo. Gawin mo kaming tapat sa Ebanghelyo nang kami maging isang bayang ikararangal mo sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng liturhiya ng Eucharistia. Oh.
si kayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ng iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa paumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong nalagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayunin naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang halis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ni San Jose, ang kaniyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalong-lalo na San Benito, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na manahanggaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. O Jesus ko, naniniwala ako na Ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na Ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na Ikaw na naririto at buong puso akong makikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Bagin, ipagsanggal ang kami sa COVID-19 na dulot ay pangamba at sanhi ng kamatayan. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at pawiin ang aming takot sa sakit at kamatayan. Ibalik ang aming pag-asa at patibayin ang aming pananampalataya. Gabayan mo mga taong binigyan ng gampaning humanap ng lunas sa sakit na ito at pigilin ang paglaganap. Salamat sa bakunang natuklasan sa tulong ng iyong paggabay. Basbasan mo ang aming pagsisikap na gamutin at tapusin ang pandemya sa aming bansa. Itaguyod mo ang mga lingkod ng kalusugan upang ang kanilang pagtulong sa may sakit ay lakipan ang kanilang galing at pagmamalasakit. Manatili nawa silang malusog sa isip at katawan, matibay sa kanilang sinumpaan at ligtas sa karamdaman. Panalangin namin para sa mga nagkasakit ay dagling kagalingan, para sa mga nag-aalaga sa kanila ay kalusugan, at para sa mga yumao ay buhay na walang hanggan. Sa panahong ito ng pagsubok, kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at tulungan ng mga nangangailangan. Patibayin nawa kami ng aming habag at malasakit sa isa't isa at ihatid kami sa pagbabagong buhay at kabanalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kupkupin mo kami sa iyong pagkandili, o mahal na ina ng Diyos. Huwag mo kaming sipayuin sa aming mga pangangailangan, bagkos ipag-adya mo kami sa mga panganib at kasamaan, o malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen ang bundok ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Maria, ina ng kagalingan ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinag-iwang. Sa pamamagitan ng Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang aming pong paanyaya sa lahat para sa ating kapistahan, ito po ay nagpapatuloy ang ating nobenaryo hanggang sa Webes. At sa mga nais na makipista sa Biyernes, July 16, kapistahan ng ating patrona, ang Mahal na Berhen ng Bundok ng Carmelo. Ang mga misa po ay 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., at 5 p.m. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon.